I was just reading a book. All of a sudden, I heard a guy screaming. I turned around, and the guy sitting right next beside me was standing up and stabbing another guy with a Rambo knife, pretty much. It was a big survival knife like this in the throat, repeatedly. Told everybody to get off the bus. Everybody started to get off the bus. The guy still kept stabbing him. Everybody got off the bus. Isang araw ng July 2008, naglalakbay ang isang Greyhound bus mula probinsya ng Alberta papuntang Manitoba, Canada. Ang dapat sanang tahimik at isang pangkaraniwang biyahe ay nauwi sa madugong kaganapan na magpahanggang ngayon ay hindi maalis sa isipan ng bawat pasahero ng nasabing bus at ng mga taong nakasaksi sa mga pangyayari. Isang lalaking pasahero kasi na kinilalang si Vincent Lee ang walang ano-ano'y inundayan ang katabi niyang si Tim McLean na noon ay kasalukuyang natutulog habang naka-headset sa magkabilang tenga nito. Nagsipulasa ng mga pasaherong sakay ng bus sa labis na takot at pagkataranta at hindi sila nakapaghanda sa mga sumunod na ginawa ni Lee sa kanyang biktima. Bagamat napakaraming nakasaksi sa krimen, hindi nakulong ang salarin at sa halip ay nanatili lamang ito ng halos 7 taon sa mental hospital bago ito tuluyang nakalaya. Nagsisiman si Lee sa kanyang nagawa, hindi matanggap ng pamilyang McLean at kanyang mga kaibigan ang naging sentensya kay Lee at para sa kanila ay hindi nabigyan ng katarungan ang pagkakapas lang kay Tim McLean. Para sa kasong ito ay dumako tayo sa Manitoba, Canada, kung saan isinilang si Timothy Richard McLean Jr. sa Winnipeg, Manitoba noong October 3, 1985. Lumaki siya sa Winnipeg at Ely, Manitoba at mas kilala siya sa palayaw na Tim. Mapagmahal na anak, kapatid at mabuting kaibigan ang pagkakalarawan kay Tim ng mga nakakakilala sa kanya. Siya ang tipo ng tao na magugustuhan ng lahat dahil mahusay siyang makisama at napakamasayahing tao. Aktibo rin si Tim sa sports at hilig din niya ang pag-travel na nagiging daan para mas lalo pang dumami ang kanyang mga kaibigan. Taong 2008 nang malaman niyang buntis ang kanyang nobya, kaya naman nagsikap si Tim na makahanap ng trabaho para mapaghandaan ang pagsilang ng kanilang anak. Hindi naman nagtagal ay nakahanap siya ng trabaho bilang carnival barker noong 2008 sa Edmonton, Alberta. July 30, 2008, matapos ang nakakapagod na araw, ay sumakay si Tim ng pampasaherong Greyhound Bus 1170 bandang alas 12 ng tanghali sa Yellowhead Highway pauwi ng Winnipeg, Manitoba upang dalawin ang kanyang mga magulang at ang kanyang nobya na noon ay nagdadalang tao. Naupo si Tim sa bandang likuran ng bus. Dahil nasa 22 hours ang kanyang biyahe, nakaugalian na ni Tim na makinig ng music gamit ang kanyang headset. Pampawala kasi niya ito ng inip sa mahabang biyahe at madalas na nagiging pampatulog niya ito. Tulad ng ordinaryong araw ay nagpatuloy sa biyahe ang bus hanggang sa huminto ito sa Erickson, Manitoba. Mula doon ay sumakay ang lalaking nasa 40 anyos ang edad na si Vincent Lee. Isang Chinese immigrant, bandang alas 6:30 ng gabi. May katangkaran ito at nakasuot ng shades. Tahimik na naupo si Lee sa bandang unahan. Wala itong imik at itsurang balisa si Lee pagsakay nito ng bus, ngunit tila hindi naman gagawa ng masama. Nagpatuloy muli ang bus sa karaniwan nitong biyahe at paghinto ng bus sa sumunod na bus stop, bumaba si Lee at nanigarilyo. Pagbalik nito sa bus ay nilampasan niya ang dating inupuan at piniling maupo sa bandang likuran. Napili niyang tabihan ang noon ay natutulog na si Tim McLean. Naka-headset si Tim at nakasandig ang ulo sa bintana. Sa puntong ito ay napansin ng ilang pasahero na tila nagiba ang ikinikilos ni Lee at para bang may sinasabi itong pabulong sa wikang Chinese. Hindi pa man nagtatagal mula nang umandar ang bus
ay biglang hinukot ni Lee ang isang kutsilyo mula sa dala nitong bag at walang sabi-sabing inundayan ang natutulog na si Tim. Nagsisigaw si Tim at nanlaban upang ipagtanggol ang sarili, ngunit sunod-sunod ang ginawang pagunday sa kanya ni Lee hanggang sa mawala na ito ng malay at tuluyang malagutan ang hininga. Nagkagulo sa bus at nagsisigaw ang mga pasahero, kaya nang malaman ng driver ang nangyayari ay inihinto niya kaagad ang bus sa gilid ng kalsada para makababa ang mga nagpapanik na pasahero. Kanya-kanyang pulasan ng mga ito sa labis na takot, pero isang 26 anyos na lalaki ang nagtangkang tumulong kay Tim. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa iba, ngunit dahil armado ay nahirapan silang lapitan si Lee hanggang sa bumaba na rin ito ng bus at naiwan si Lee at ang noon ay wala ng buhay na si Tim. Isang truck driver ang huminto at nag-alok ng tulong sa lalaking tumulong kay Tim, pero hindi rin sila nagtagumpay hanggang sa isara na lang nila ang pinto ng bus upang hindi makatakas ang sila rin. Pero ang sumunod na ginawa ni Lee ay hindi kinaya ng mga pasahero nang ipakita ni Lee sa bintana ang pugot ni Tim. Nagsuka ang ilang pasahero dahil sa nasaksihan at ang iba ay nag-iiyakan. Pagkatapos ito ay binitiwan niya yun sa sahig at saka nilapitang muli ang katawan ni Tim at sinimulan niyang putulin ang ilang bahagi. Marami ang nakasaksi sa pangyayari at sinasabing habang inaatake ni Lee si Tim ay kalmado lang ito at hindi nagpakita ng kahit anong emosyon at hindi nagbabago ang ekspresyon sa mukha nito at para lang itong robot kung kumilos habang ginagawa ang krimen. Bandang alas 8:30 ng gabi nang makatanggap ng tawag ang Royal Canadian Mounted Police tungkol sa insidente sa Greyhound bus. Pagdating ng mga ito sa crime scene, papatakas na si Lee na noon ay nagtangkang dumaan sa bintana sa likuran. Doon na siya na corner, tinaser at pinusasa ng mga pulis. Hindi makapaniwala ang mga pulis sa kanilang nasaksihan at halos maduwal sila sa ginawa ni Lee sa kanyang biktima. Kung hindi nga lang nila nasaksihan ang buong pangyayari ay iisipin ng sinuman na hayop lang ang kayang gumawa ng ganoon. Natagpuan nila ang nakahandusay na biktima at ang pugot nito na nasa sahig. Pero ang ibang bahagi ay hindi na nila makita sapagkat nasa tiyan na ito ng salarin. Ang ibang bahagi ni Tim ay nakita ang naka-plastic at ang iba ay nakita sa bulsa ni Lee at tila balak pa nitong iuwi. Sino nga ba si Vincent Lee at ano ang nagtulak sa kanya upang gawin ang isang bagay na kahindik-hindik? Si Vincent Wigwang Lee ay tubong Dandong, Liaoning, China na isinilang noong April 30, 1968. Taong 1992 nang matapos ito sa Wuhan Institute of Technology ng kursong Computer Science. 4 na taon siyang nagtrabaho sa Beijing bilang computer engineer bago nagpunta sa Canada noong 2001 at kalaunan ay naging Canadian citizen noong 2006. Bagamat nakatapos ito ng pag-aaral sa China, ay nahirapan siyang makahanap ng permanenteng trabaho sa Canada at nagpalipat-lipat ng trabaho dahil sa paulit-ulit na insidente ng hindi pagkakasunduan sa mga nakakatrabaho nito. Nakapagtrabaho si Lee sa Winnipeg Grant Memorial Church ng 6 na buwan upang suportahan ang asawa nito. Ayon sa pastor ng nasabing simbahan, mukha namang masaya ito sa kanyang trabaho at hindi niya ito nakitaan ng hindi maganda hanggang sa ito ay magpaalam. Taong 2006 nang lumipat si Lee ng Edmonton at sandaling iniwan ang kanyang asawa sa Winnipeg at nagtrabaho siya ng kung ano-ano kabilang ang newspaper delivery. Hindi naman nagtagal ay sumunod na rin sa Edmonton ang asawa nito. 4 na linggo bago maganap ang insidente, natanggal si Lee sa pinapasukang trabaho dahil sa away nito sa kapwa-empleyado. Matapos noon ay sa newspaper delivery na ito nagtrabaho. Ayon sa kanyang amo ay maaasahan si Lee at maayos daw ito sa kanyang trabaho. Pero isang araw, nagpaalam si Lee sa kanya na pupunta ng Winnipeg para sa isang job interview. Alas 12 ng tanghali ng July 28, 2008 ay sumakay ito ng Greyhound bus papuntang Winnipeg. Kinabukasan July 29, 2008, bandang alas 6 ng gabi, bumaba si Lee sa Erickson, Manitoba, dala ang 3 luggage at nagpalipas ng magdamag sa isang upuan katabi ng isang grocery store.
Nanatili sila sa upuan hanggang kinabukasan, July 30, 2008. Ayon sa isang saksi, nakita pa niya ito na tahimik na nakaupo. Dilat na dilat ang mga mata at tila malayo ang iniisip. Pero bago ito umalis ay nagbenta pa nga ito ng laptop sa isang 15-anyos na lalaki sa halagang $60. Nakalaunan ay kinumpiska ng mga pulis sa teenager pero pinalitan naman ito ng bagong laptop ng isang businessman dahil sa kanyang katapatan. Ayon sa teenager, hindi niya nakitaan ang kahit anong panganib si Lee at maayos itong nakipag-usap sa kanya. Bandang alas 6:30 ng gabi ng July 30, 2008 ay sumakay na ito ng Greyhound Bus 1170 papuntang Winnipeg. Itsurang balisa si Lee pagsakay nito ng bus ayon sa mga nakasaksi, ngunit tila hindi naman ito gagawa ng hindi maganda. Pero ang mga sumunod niyang ginawa ay ikinagimbal ng lahat ng naroon sa loob ng bus nang simulan niyang atakihin ang kapwa pasaherong si Tim McLean. Ayon kay Lee, tingin niya ay alien si Tim at kailangan niyang unahan ito dahil siya ang napili ng Panginoon na siyang sumupil sa mga alien upang isalba ang sangkatauhan. March 3, 2009, nang simulang litisi ng kasong ito, inamin ni Lee ang kanyang ginawa ngunit ginamit niyang depensa na siya ay not criminally responsible on account of mental disorder. Ibig sabihin, aminado siyang siya ay nagkasala, ngunit ito'y nagawa niya lamang dahil wala siya sa katinuan ng mga sandaling iyon. Ganoon din ang pahayag ng isang psychiatrist at ayon dito ay nakakadinig sila ng boses at ito ay iniisip niyang boses ng Panginoon na sinasabing tapusin niya ang nakikita niyang alien sa kanyang tabi dahil kung hindi ay siya naman ang papaslangin ito. Ang sakit daw nitong schizophrenia na hindi nabigyan ng atensyong medikal ang siyang naging dahilan kung bakit nagawa nito ang krimen. Sa loob lamang ng 2 araw ay natapos ang deliberasyon at inilabas na ng hukom ang kanyang hatol sa kaso na lubhang ikinagulat ng lahat. Tinanggap kasi ng hukom ang depensang ito ni Lee at sa huli ay ikinulong ito sa Selkirk Mental Health Center ng halos 7 taon. Hindi matanggap ng pamilya at mga kaibigan ni Tim ay naging hatol ng hukom sa gumawa noon kay Tim. Pakaramdam daw nila, lalong-lalo na ng kanyang mga magulang na hindi nabigyan ng katarungan ang pagkapaslang sa kanilang anak. Masakit para sa kanila ang biglaang mawala ng anak dahil lamang sa isang taong nawala sa katinuan, pero mas masakit na hindi na nga nila maibabalik ang buhay ni Tim. Hindi pa nila makuha ang inaasam na hustisya. Ayon pa sa ina ni Tim, Lee has an incurable disease that makes him do terrible things. I believe he needs to be in an institution that addresses those needs. I don't think it matters if you're mentally ill or not. If you kill someone, you should lose your freedom. Period. Samantala, habang nasa loob ng pasilidad ng Selkirk Mental Health Center sa Manitoba, ay naging cooperative si Lee kaya unti-unti siyang pinagkalooban ng pribilehiyong makalabas at tumanggap ng bisita. Hanggang sa tumira na ito sa sarili niyang apartment noong 2016. Taong 2017, sa bago nitong pangalang Will Baker, pinagkalooban siya ng absolute discharge dahil hindi na di umano ito banta sa kaligtasan ng ibang tao ayon sa review board ng pasilidad. Sa interview noon kay Lee taong 2012, pinagsisisihan daw niya ang kanyang nagawa at humingi ito ng kapatawaran sa pamilyang McLean at sinabi nitong wala na siyang nadidinig na boses at hindi na siya naniniwala sa mga alien. 5 buwan makalipas ang pagpanaw ni Tim, isinilang ang anak niyang lalaki noong December 21, 2008.